Napaka-Halloween team, no? Na, sige, dahil wala pang buyer, dyan muna para hindi maging haunted house. Panaba Attorney with Congresswoman Attorney Mix Nogales and Jerome Sanoy. Hello! Guys, nakatakas po ako sa ospital! Sinamahan ko na lang po yung pasyente ko, guys. O, diba? Ang galing ng costume namin, diba? Kasi nakatakas ako. Kailangan ng doktor para makatakas ako. So, andito si Dr. Love ngayon. Kaya wala kang kawala. Kung saan ka mapunta, nandito ako sumusunod sa'yo. Isa akong anino. Wow! Siyempre, in the spirit of Halloween, naka-costume tayo ngayon kasi lagi kaming game! Yes, diba? Game na game. At nung may sabihin nila, buang na si Attorney. Game na game kami, guys. Kahit may sakit po kami, alam nyo, naririnig din yan sa mga boses namin. Hindi kanina mag-usap kami ni Jerome. Tapos sabi namin, kaya po ba natin today? But then, dahil nga sobrang, this is for you guys. This is public service. At malapit na po ang elections. It will be this Monday. We will be talking, of course, about katong mga tungkol sa yuta, yung mga lupa problems, renta problems, mga ingana. But also, because educational ang ginagawa natin, and to help guide you, mga voters, we will give you mga short tips and mga educational concerns or kung may mga questions kayo, especially when it comes to elections on Monday. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Kahit mukha akong buang, kahit mukha din siyang doktor. Ito yung Halloween na costume natin na wala tayong mga pinta sa mukha dahil wala pa kaming makeup. Wala kaming makeup, guys, dahil marami akong basher sa eyeliner ko. Thank you so much, Lady Boss naman, sa pag-fresh sa amin. So, kapag wala kayong tulog pero gusto yung maging fresh, punta lapit tayo. Na kayo sa Lady tingnan Boss. Mo. Guys, tingnan mo, wala talaga kaming makeup at all. Ayoko na lumapit. But anyhow, guys, welcome sa ating 8th episode dito po sa Paano Ba Attorney. My name is Jerome Ray Sanoy. And I am Congresswoman Attorney Mix Nogales. Maying hapon, kanatong tanan! Yes, and of course, guys, kapag na-miss niyo po ang ating mga episode the last time, mapapanood niyo po yan dito sa ating mga social media platforms. Makikita niyo po kami every Saturday sa Facebook, TikTok, that's 2 to 3pm, and every other Saturday naman po sa PTV Mindanao, and YouTube 3pm to 4pm, and TV5 101.9 News FM 3 to 3:30pm. Yes, and I want to say thank you again to all our growing family, our growing followers. Ang medyo controversial post about yung maliit na hindi ko na sasabihin, baka ma-sensor. Umabot na tayo ng 1 million doon na views. Masyak na ako dun eh. Tapos yung mga nagtanong, paano naman sa lalaki, nag-post na rin po ako. And last night, meron tayong post na mamaya mapapakita nyo po, especially for those aspiring candidates, yes, this BSKE 2023 elections. Yes! At ito na, medyo na puno din ang ating inbox. At ito ay, naku, nandiyan na naman siya! Tama. Nag-lunch ka na ba, attorney? Order na? Alam mo ba, Andrew, the last time, naniwala na kami sa'yo. Pero ngayon, hindi ka pa nagpapadala so, ulit. So, parang lahat ng mga lalaki, paasa kayo, kaya ako napunta sa mental hospital. Pero hindi na kang ganun yung kamay mo. Eto na, nagsimula na natin ang ating unang tanong. Dito lang sa lupa problems. Eto, napakadaming bigat na mga issues na nakalap namin. Actually, guys, yung mga inbox namin, masyadong maraming messages, pero parang iisa lang po kayo ng tanong. So, ito na po yung filter out po natin. Yes. So, huwag po kayong masyadong magtampo pag hindi po kami nakaka-reply kasi ginagawa namin yung live kasi we combine naman po yung mga different questions because medyo ganun naman yung topic kaya pinag-uusapan po natin dito. So huwag kayong magtampo kasi marami po talaga nagme-message at saka dalawa lang po kami ni Jerome, maawa kayo sa amin kaya galing kaming mental hospital. Oo, parang hindi na namin nakayanan yung inbox namin kaya guys, nagpa-hospital na po kami pero kailangan po namin lumabas hospital para pa masagot yung mga katanungan. Yes.
So we will try our best. And sorry na lang, huwag na lang po kayong magtampo. But we really try our best. It's either sa live or sa mga post ko sa mga social media pages. Yeah. Yung general questions sa inyong mga katungan. So let's start, Jerome! Alright, eto na ang ating first question, attorney. Hi, attorney! I need help po sa may lupa po kasi yung auntie ko. Kapatid ng mama ko po may mental illness. Wala yeah, na siyang pamilya. Yung pareho tayo, may mental illness. Nagstay na po siya sa amin mahigit 15 years and counting. Tapos, ibebenta na po namin yung lot niya, pero na may titulo yon. Kanino po ba mapupunta? Tanong ko lang po, kanino po ba mapupunta yung pera? Mapupunta po ba sa amin yung pera o paghahati-hatian namin ng kapatid niya po? Unfair po kasi sa amin kasi kami po yung nag-alaga. Still, sa poder po namin currently yung auntie ko. Yes. Alam mo, marami din nagtatanong ng mga ganito kasi sila daw nag-alaga, tapos wala silang nakukuha, and yun nga. Okay, bahin-bahinin natin, no? Una, si auntie, meron siyang mental illness. And then, gustong ibenta yung lupa, may titulo naman, and gusto malaman nitong mga nag-alaga sa kanya na ano, nephew and niece. Yes, kung kanino mapupunta yung pera. Once mabenta, dito tayo sa illness. Depende yan sa illness, no? Kung yung illness, hindi talaga siya makaka-isip or whatsoever, usually ang gagawin nito, may SPA, no? Or wala, hindi talaga siya makakabenta kasi walang consent na mabibigay. Even pag may SPA, yung Special Power of Attorney, hindi niya mabibigay yon kasi pwedeng masabi, eh hindi naman may consent to. So yun yung mahirap, guys. Labi na kung siya ang nakapangalan sa titulo. Bakit? The general rule is, kahit ikaw ang nag-aalaga, kahit ikaw nakatira dyan, kung yung pangalan mo ay hindi nasa titulo, hindi ikaw ang pwedeng magbenta. Ang pwede lang nagbenta ng lupa, especially those sa mga buyers, daming tips. Tip ito, kung may magbebenta sa'yo ng lupa, tingnan yung titulo, sino ang pangalan na nandun. Kung yung nagbebenta sa'yo, hindi siya ang nakapangalan doon sa titulo or wala siyang SPA, hindi po niya pwedeng ibenta yon kasi mamaya pwedeng ma-void yon or estafa pa yon dahil wala siyang karapatan. So, kung meron naman kaya ng consent nitong tita nyo, pwede kayong bigyan ng SPA na kayo po ang authorized na magbenta ng lupa niya. But, since siya ang may-ari, sa kanya mapupunta lahat ng pera. Kahit po kayo yung nag-alaga or whatsoever, babalik tayo sa, it's either bibigay ni tita sa inyo as, kunyari, commission sa pagbenta or kung nandun kayo sa will, sa free portion dun sa will na bibigyan kayo ng hati or whatsoever, well, kung sa will yun, kailangan maantay na si tita. So, as much as yun nga, minsan talaga ganun, kayo nag-aalaga, hindi po automatic na sa inyo mapupunta yun kahit kayo po ang nagbenta. Ang mabibigay lang na authority sa inyo ay kayo ang makakabenta, kayo yung makakapag-storya, but hindi mapupunta sa inyo ang pera. Yeah, so there's really legal process way, no? Not unless... Yeah. Kung porsigihon ganyan yung baligya without the knowledge of your auntie and without the knowledge of the anak of the aunties or what. Oo. Tsaka tingnan nyo, kung yung tita nyo ba talaga ang nakapangalan sa titulo. Yeah. Kung hindi naman pala, paano kung yung nanay nyo or someone else, then dun po kayo pumunta. Ayan. So I hope nasagot po yun. Wow, bilis nung pagtagpi-tagpi. Wow, fast ba talaga pag galing sa ospital? Kasi kailangan na po namin bumalik. Tumakas lang po kami. Ba talaga pag mga injections, kompleto. Okay, next question po tayo, attorney. Good day po. Sana po mapansin ang message ko. Eto na po, napansin na po namin. Gusto ko po sanang magtanong, attorney, if may karapatan pa po bang paalisin ang dating may-ari ng bahay na nireretahan namin ngayon na kapag may-ari ng bangko na for sale na. Sinabihan po kami ng bangko na dyan lang po muna kami hanggat wala pang buyer. Hindi daw ma-haunted house ang bahay. 4 years na po kami nagre-rent sa bahay. Salamat po and God bless. Okay, napaka-Halloween theme, no? Na, sige, dahil wala pang buyer, dyan muna para hindi maging haunted house. Matalino yung anong bangko na yan. Naloka ako, guys. Hindi naman porket na walang nakatira magiging haunted house. Actually, pwede nga haunted house, nakatira ka pa nga doon, di ba? Minsan sabay kayo. Di ba? E di mag-hello-hello kayo dyan. So. At least hindi kayo lonely, buti pa kayo dyan. Kahit sa bahay nga, di ba? Kahit sa bahay, minsan makikita mo may mga multo. Actually, hindi mo nga kailangan ng bahay. Ang dami nag-ghosting dyan. Correct. Maraming multo, di ba? Oh, di ba? Mga ghoster. Oh my God, expert na ako sa lahat ng mga ghosters dyan.
Humugot na naman to si attorney. Okay. First, general rule, no one can ask you to, hindi pwedeng bigla ka na lang pahawain. Hindi ka pwedeng biglang paalisin sa bahay because no one can take the law into their own hands. Merong legal proceeding dito, ejectment case po ang tawag dito. So, ibig sabihin, pupunta ka sa korte, yung korte lang ang magpapaalis sa inyo. Pero sa kaso nyo po, sa sitwasyon nyo, since ang bangko ang may-ari, dahil for foreclosure siya, ang bangko lang ang pwede magpaalis sa inyo. By the time, especially na may buyer na, and since sinabi naman ng banko that you can stay there para hindi nga maging haunted ang bahay, then you can stay there. But the moment na sinabi ng banko, umalis na po kayo dahil nga pagdating sa banko at may foreclosure proceedings at tapos na yung foreclosure proceedings na yon, then legally speaking, dapat hindi na talaga kayo nandun, pero pinapastay lang kayo ng banko. And once mapakita ang foreclosure order and lahat na yon, they can automatically say, umalis na po kayo. Tapos pumasok na ang mga ghosts. So kaya nga yun, kapag na-abandonan na po yung bahay, yun na po. Problema na rin ng banko kung sino titira doon. Kasi for sure, parang... Well, pag ma-foreclosure, syempre, pag ma-foreclosure yan, usually, makikita nyo yun eh. Yung pag pumupunta kayo sa mga ibang mga offices, yung mga houses na naka-foreclose, kasi may mga buyers yan na mga gusto tingnan. May parang may bidding-bidding na. Oo, may bidding-bidding na nangyayari. Alam mo, meron akong isang kaibigan, ginagawa niya yun. Yung naka-foreclose ng bahay. Hindi, tinitingnan niya yung mga naka-foreclose ng bahay because usually, mas mababa ang benta talaga. So, gagawin niya, hahanapin niya yung mga ganon, tapos bibilihin niya, and then either i-refurbish niya, or siya na magbibenta at a higher price. Yeah. Which, tama kasi naman yun. Na-renovate na kasi. Mm-mm. So, kung ako as owner, kung nakita ko haunted house na yun, so hindi ko nabibilihin. So, good thing na nandyan ka para pamaintain mo yung cleanliness ng bahay. Anong, diba? Ginawa mo pa siyang kasambahay, di ba? Kasi tumitira ka dyan eh, di ba? So, kailangan mo nung linisin. Kailangan niya maglina kasi ayaw niya maging haunted house. Oo, kailangan maging malinis para hindi ka magkasakit, di ba? Okay. Okay, eto na ang ating question number 3. Yes, okay. And hello, attorney. Good day po. Pwede po bang magtanong, attorney? Yes po, pwede. About po sana sa bahay na sinanla sa amin. Doon po kami tumira. Sa bahay na sinanla sa amin, may pirmahan po yan sa barangay na sinala nila sa amin yung bahay. Ngayon, gusto pong bumalik sa bahay nung may-ari kaso ayaw nila ibalik yung pera na nagamit nila sa amin. Okay. So, pag ganitong sitwasyon, no? So, sinanla yung bahay. Ibig sabihin, ngayon, yung nakatira doon, ang buyer, ay kung sino ang naghahawak ngayon ng bahay na sinanla ng isang tao. Kaya nakatira siya doon, di ba? Without rent, without anything. Kasi yun yung pinanghahawakan niya dahil nga sinanla sa kanya. Hanggang sa merong makuha ng pera tong nagsanla sa kanya, nagprenda sa kanya, then doon niya makukuha, no? Meron tayong word of the day. Antichrisis. Oh? Yeah, new to my ears. Antichrisis. Ah, alam ko lang, anti-crisis. Oo, yun na nga eh. Ako, naka-crisis mode ako ngayon. Charot. Dapat anti-crisis tayo. Dapat lagi tayong happy, di ba? Yeah, kahit happy na yung mga nangyayari sa mga buhay-buhay, mga crisis-crisis, anti dapat tayo sa mga crisis. Yes. Crisis. So, ito, anti-crisis. Ibig sabihin, ang creditor, this is under Article 2132. Ibabasa ko po kung ano yon. So, ang contract ng anti-crisis is yung creditor acquires the right to receive the fruits of an immovable of his debtor with the obligation to apply them for the payment of interest if owing and thereafter to the principal of his credit. So, ibig sabihin here, mangyayari dito ay talagang since yun nga, sinanla, nandun siya, wala na siya pang bayad ng renta, parang pinanghahawakan lang niya yon, like any pawn shop, right? Mga ganon, ang mangyayari is hanggang na itong creditor ay mabalik niya, yeah, ang pera, kumbaga kung magkano ang pinag-usapan nila, no, then hindi siya pwedeng paalisin bigla-bigla lang. Agad-agad. Diba? Pwede lang bumalik itong tao na creditor na kung sino nagprenda ng bahay pag tapos na yung obligation. At kung gusto niyang paalisin yon, hindi pwedeng bigla-bigla lang paalisin. Again, like sa first question, kailangan ng ejectment proceedings. But yun nga,
hindi mo pwedeng biglang paalisin kasi nga may utang. Yeah. 'Di ba? May kailangan kang bayarin. So hindi pwedeng bigla-bigla na lang 'yon. But again, it really depends kung ano ba talaga ang pinag-usapan nyo, because ang kontrata naman between two persons and terms and conditions noon, yung mga kung ano-ano yung pinag-usapan nyo, depende 'yon. So general lang 'to, pero tingnan nyo kung unsa ba ang inyong sabot sa una pa, 'di ba? So I hope. Pero kapag ang sabot attorney was like, for example, ako yung may utang sa'yo, tapos sabi ko, attorney, wala pa ako pambayad, tumira ka muna sa bahay na 'to. Di bumalis ka? Charot. Ano, kung parang ano lang, verbal agreement lang. Tapos bumalik ako, hey, parang parang sumusobra ka na diyan sa tira, parang it equates the amount na inutang ko sa for you to stay there. Paano yung ganun? Na verbal lang. Kasi parang... Uy, wala ko'y pangbayad, Bob. Dira na lang sa kabalay sa mong mansion. So, dapat sinabi niya kung gaano katagal. Kasi paano mo malalaman based on the rent? Uh-oh. O kung may renta yon, eh dapat nakakompute. Eh di dapat kinompute netong si ano. And kung verbal, yung verbal agreements are valid. Let me tell you guys, valid siya because ang kailangan mo lang ang consent, ang object, kung ano yung object ng inyong pinag-usapan, and consideration. So, kung ano yung pambayad or anong kapalit, yun lang. So, it doesn't mean na kailangan written siya. Pwede siyang oral. But I always tell people, kung oral ang pinag-usapan nyo, no, verbal, kailangan may mga witnesses ka. Kasi pag nagdating-dating sa korte, meron kang witness. Eh, kung kayong dalawa lang, it's my word against yours. Yeah. So, diba, kung tayong dalawa lang, pwede mo naman sabihin, hula, kung gisabi sa'yo yung ganyan, tapos maghilak-hilak pa, hindi ko naman sinabi yun, diba, bahay ko yun, tapos tumira lang. Maraming ganun, guys. As in, maraming mga best actress. So, diba, jinx! So, ayun. So, Galing ka sa ospital. Kailangan natin bumalik. So don't worry guys, pag-uusapan natin yan. But like I said, because malapit na po yung elections, let me just give you a brief para malaman nyo, because even kami, yung nakita natin, diba, may mga rules to, especially because it's BSKE, meaning may mga SK dito, and meron yung mga lineup ng mga kapitan kagawad. Let us share some tips yung sa ating mga do's and don'ts. So again, di ba? At least, long weekend tayo. Exactly, long diba? Rest. Long rest. Pabalik na tayo ng mental hospital. So long rest tayo. Of course, today is the last day of elections. Balik po tayo sa first. Today is the last day of elections. Ibig sabihin, tomorrow, may liquor ban at saka bawal na mga panya. So kung sino magsaba-saba dyan, magsamok-samok. Ano yan, Saturday, di ba? Parang face saka sa... Yeah, wala na. Wala na pwedeng magsabi ng vote. Wala na pwedeng umikot. Wala na pwedeng mag-rally. Wala na pwedeng mga motorcades. Wala na yon. Tapos na ang... election. Campaign period. And then the 30th is Monday. Yan yung election day. I think the precinct is open from 7 a.m. to 3 p.m. Hanggang 3 p.m. lang po. Ha? So kung hindi kayo nakapunta sa precinct nyo, punta na lang kayo doon an hour before kasi may mga pila. Yeah. Diba? Kung hindi kayo makaabot, well, hindi kayo makakaboto, sayang. And diba, ang 31 and 3 nirelease ng president na hindi siya holiday. But I think pwedeng mag-work from home. Yeah, I think they released today na 31 and 3 pwedeng mag-work from home kahit hindi siya holiday. And then 1 and 2, All Saints Day and All Souls Day. And then pakita natin ang do's and don'ts na. Okay. So, alamin nyo yung precinct number nyo kasi doon kayo boboto. Kasi saka makikita rin nyo kung registered voter kayo or hindi pa kayo deactivated. You only get deactivated pag dalawang elections in a row hindi kayo nakaboto. So, pag dalawang elections in a row hindi kayo nakaboto, deactivated yon. Pero pag nakita, alam nyo, bumoboto naman kayo, hindi dapat kayo deactivated, pwede kayong pumunta dun sa para may COMELEC desk and sabihin, uy, bakit ako deactivated? Ganyan. So, pwede kayo mag-contest. Dapat magboto kayo. So, know your precinct number, your voting center, and when you do use the ballot, cover nyo. Siyempre, walang kodigon dito, di ba? Avoid yung mga erasures. Let me tell you also, dito katulad ng elections last year, manual po ang BSKE. Ibig sabihin, sulat kamay. Kaya, let me tell you, sana may kodigo kayo. As in, isulat nyo na ang sino ang mga gusto nyong botante sa barangay nyo kasi manual po siya.
So, kung memorize mo ba ang mga tao? Hindi nga eh. O kung kahit kilala mo, diba, parang nickname lang. Hindi yun na official. So, dapat may dala kang kodigo talaga. It should be the complete name registered ng tumatakbo. Yes. Okay. So, yun. Kailangan ha. It's manual, guys. Hindi siya ang Smartmatic na automatic. At manual. Bilangan niya is manual. So, when you submit it, dapat yun, papakita ng katong teacher dun sa loob na wala talagang anything erasures. Ang next, please. Ay, dalawa lang po ba? Ayan. So, yan. Para makonsider na okay yung balot, huwag niyong tear, huwag niyong fold, ayaw i-destroy. Huwag po kayong mag-take ng photo and selfie na nagboto na po ako! Mga ganyan, huwag po. Bawal po yun because makikita yung sa precinct. Rules po yun. Mapapagalitan kayo ng COMELEC. Yes. And baka masabihan pa kayo, hindi na kayo pwedeng bumoto because you violated the rules. And of course, syempre, meron naman doon mga personnel that you can always seek for guidance. For the PWDs, pwedeng meron silang kasama na talagang tutulong. Relative. Yeah, so yung mga naka-wheelchair, dapat relative siya. And ipakita talaga hindi yung hindi watcher. Proof talaga na relative siya na tinutulungan yung mga blind, yung mga senior, yung mga PWD. Yeah. And may next po tayo. Ito ang pinaka-importante. Yes. Meron dahil SK and meron itong lineup ng mga kagawads and mga kapitan. Pag 15 to 17 years old kayo, pwede po kayong bumoto kung registered kayo, pero isang balota lang ang makukuha nyo dahil SK lang or sanggunian, kabataan lang ang pwede nyong botohin. 18 to 30 years old, dalawa ang balota ang makukuha nyo, one for the SK and one for the barangay ballot. 31 up, isang barangay ballot ang makukuha nyo. Mm-hmm. Dahil ang SK, hantod 15 to 30 years old lang. But again, kung 18 to 30 kayo, dalawa ang makukuha nyo kasi pwede pa kayong makaboto ng SK. 31 pataas, isang barangay ballot. Ikaw, saan ka? Sa 31 pataas ako. Ah, ako rin. So, isang ballot lang. But please, dahil marami naman mga bata dito, especially if you're willing to vote, yun nga, 15 to 17, isang ballot lang. 18 to 30, dalawang ballot ang makukuha nyo. Always remember that. And, kung gusto nyo malaman kung ano yung precinct number nyo, this is how to find your precinct. Galing po itong COMELEC, you can scan your QR code. Nakapost din to sa social media pages namin para pwede nyong ma-scan or visit para, diba, dire-diretso na lang po kayo. Meron pa po tayo. I guess that's it. Grabe yung information. Ngayon ko lang nalaman na kailangan mo palang malaman as a voter na may SK ka ba or ano, or isang balot ka lang or dalawa. Yes. And if you are watching now at gusto nyo malaman ang election journey ko because ang daming sasabi, ay, ano, wala naman problema daw si Attorney Migs, hindi naman niya nahirapan. Guys, let me share with you my election journey. Medyo mahaba siya, so stay to the end because we will answer your Q&A dito sa mga social media pages natin. So go watch my election journey. We'll be taking a short break. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
just want you to know I still love you, love you, love you, love you, love you, love you. You want to get into politics? Well, let me tell you, it's a constant journey of having to prove yourself. Let me share mine in this. So if you watch my post on my law journey, I left you guys off with my dad passing away. But, ang hindi nyo alam, while I was waiting for the bar results, I actually tried to run for Congress. As in, I was the third nominee of PBA party list, you know, where I'm sitting now. And that time, it was my brother who was the first nominee. February 2019. Sobrang whirlwind. About a week after I passed the bar, and about 5 or 6 days from the time my dad passed away, I lost. Pero at least, yung brother ko nakakuha ng seat. And I passed the bar. So, diba, sabi nga, just be grateful. Grateful naman ako, there was at least one good thing. So, by then, lawyer na ako. And I worked in a big law firm in Manila. The same law firm kung saan ako nag-intern during law school. And there, I went through the different departments. But after a while, I suddenly decided, sige, corporate law tayo. Then, after 6 months, I decided, okay, let's go litigation. Para, diba, ma-mix natin. And you know, the staff there, they were so amazing, so great, and even the partners kasi they really treated me really well. But of course, the story of my life. Lagi may masasabi ang tao. I would hear, bakit siya nandito? Hindi naman siya from this school or that school, so ano, siya yung magbe-break ng rule? Ay, kasi nograle siya, kaya siya nakapasok. Siyempre, sakit nun, diba? Parang, wala ba akong nakuha for myself ever? So actually, I would break down and cry to my closest friends in the firm. Worked myself even harder. At ang ending, medyo mas naging perfectionist pa ako. Kasi nga, siyempre, I wanted to prove myself, diba? Alam ko naman hindi nila ako gusto katrabaho yung mga ibang groupmates ko. Sige na lang, kung sa Bisaya pa, nagpaningkamot si Zai! And it was a constant growth, a constant struggle, pero sige na lang because that's life and you deal with whatever cards you get. Then suddenly, the pandemic happened! Work from home yung peg nun. But somehow, I just kept thinking in my head, parang gusto ko nang umuwi sa Davao. Tapos naisip ko, ando naman si Papa so I can visit him anytime. So lipat na kaya ako. December 2020. I left that firm, left Manila, and moved to Davao. And bilang mahilig naman ako pagsabay-sabayan lahat ng mga gusto kong gawin sa buhay, I decided to teach in 5 law schools here. Why? Because I always believed na hindi mo naman talaga kailangan mag-Manila or spend so much just to become a good lawyer. It doesn't depend on what school you go to. Minsan kasi, kailangan mo lang yung push na yon and yung guidance to the right direction. March 2021. This is when I started the free legal advice program. That time, it was called Ask Attorney Mig. Kasi, medyo passion project ko talaga to. Not everyone has access to lawyers right away. Kapag may nangyari na ganun yung scenario din sa'yo, be in a way, hindi mo na kailangan magbayad for the consultation fee. And if we're being honest, here sa Mindanao, it's really harder to have access to the legal means. Especially if you're not from the city. Kasi most of the time, I mean, let's face it, people really fly to Manila just to get better opportunities. Kaya, June 2021, I decided to join forces with 5 other people who are now my partners and build the NECAD law firm. With one condition. Kailangan okay kayo with taking in pro bono cases. Pro bono? Ano yun? As in, free yung case. Of course, limited lang din yung pro bono because mawawalan kami ng resources. So sobrang selected lang na talagang hindi talaga kaya ma-afford ng isang tao ang isang abogado. And that was the extension of my Ask Attorney Megs program. Now, PBA, Canada Attorney. So you know, I was pretty happy na then. And then suddenly, September 2021, my brother decided not to run for PBA party list anymore. During the pandemic, it makes you realize a lot of other things. Mahirap naman talaga that you keep flying Manila-Davao. You know, he has a family who's in Manila. So, eto na. Naisip ko, is this the opportunity for me to try again? Kaming emotions, no? Ano? Paano kung talo ulit? Siyempre, I did the math. 173 party list trying to gain a seat and 50 lang ang makakakuha ng at least one seat. Hirap ng chances, di ba? Plus, limited din yung resources ni ate girl. Pero sige na lang, tinaya ko lahat ng life savings ko. Because talaga, hindi naman para sa akin to eh. But it's for the people. Plus, the more I listen to people's problems through the free legal advice, and if this will help more people, then sige na lang, take a risk. Kaya I made the decision, I was going to run. Pero the clock was ticking, diba? The biological clock, Dai, ang dami na nagsasabi, huh? Ngayon pa? 30 ka na. Paano ko magkakaanak? Paano ko magkakapamilya? And even if I had a boyfriend at that time, surprise, surprise, yes, nagka-jowa na si Attorney Mix. Ayoko naman siya ma-pressure, so to solve that, I froze my eggs. Yup, I did. Kaya nga lakas ng loob ko that time eh. Kasi nga, may jowa ako nun. Matalino siya ha. Mataas yung respeto ko sa kanya. Like, he was my rock. And I really thought, this is it. Go, 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 sir girl. And I filed my certificate of candidacy. And syempre, mentally preparing myself
myself na. Out of nowhere, I just suddenly got the dreaded! I don't understand why you're running. Bakit ka biglang nagde-desisyon ng ganyan? Ang palpak mo. Hindi ka pa kilala ng mga tao. Hindi ka pa hino. You think you're going to win? And even if you do win, you're not going to be competent and you're not gonna survive. At dahil ganyan ka, na very incompetent ka, well, I don't wanna have a partner like you. So dahil wala siyang bilib sa akin at saka incompetent nga daw ako, he broke up with me. Like there and then in that coffee shop. I was speechless, left in shock, and you know, I didn't even make a scene. As in, I just took it all in. Sorry, pero I'm never going back to that place. Sakit. Kasi akala ko nga magpapakasal kami. So who I thought was going to be my rock at that time, nawala. Nawalan na nga ako ng tatay, nawalan pa ako ng jowa, and I was going to go through another round of elections. So to all the girls listening out there, let me tell you this. No matter how much a guy hurts you, no matter what he says, you should never, ever, let a man stop you from achieving your dreams. I still continued with my free legal advice, still went to the office, still did my everyday work, smiled as if nothing happened, pero deep down, alam naman natin, ang sakit! At medyo nga, alam mo, may mga times bigla na lang ako mag-breakdown and cry, but that's always part of the healing process. Until this day, sa totoo lang, pag naalala ko, masakit pa rin. But like I said, wala ba ng ate girl nyo? And eventually, election season came. February 2022. Since wala naman tayong Valentine's date, edi magtrabaho na lang! Gising at 4 a.m. every single day. And by 5:45, house to house na. Tapos pag lunchtime, syempre, kakain na yung team ko, di ba? Pero ako, wala akong gana kumain nun. Heartbroken si ate girl eh. 3 p.m., balik tayo sa house to house. Then, paggabi, rally, tally, rallies. I would usually end my day mga 11 p.m. na. At naging ganun yung buhay ko for 90 days. Spread myself across the Davao region and some places of Luzon and calls ng calls, really asking people to help support me. Paano ako mananalo nito? Wala naman akong helicopter, wala akong plane, hindi ako mabilis makapunta dito, dyan, and the party list is, you know, nationwide yung kailangan mo makakuha ng boto. And all others, well, had the resources that I obviously did not have. Paano ko mamamake use yung limited resources to get that seat? Kasi hindi naman para sa akin yung seat na yan eh. Ginawa ko to para sa mga tao and file bills to help remedy these problems that I hear from the free legal advice na mga kailangan natin tingnan sa ating mga current laws. And so because I haven't proved myself nga, ang nagawa ko na lang is, you know, share na lang the achievements of what PBA has done at sumayaw at pumanta. Tapos, since added challenge na nga na pandemic, my mask, my face shield, and limited lang yung pwedeng sumama sa akin. Pero sige na lang, diba? Let's just give it a try. Give it everything you've got. Work hard, pray harder. And every night na lang, I would pray to my dad, tabangi ko pa. Guide me. It was, hindi ko talaga alam ano nang mangyayari. And I was scared every single day. Di tayo mag-give up. Lalaban tayo. Hanggang finish line, tatapusin natin, sinimulan natin. And then election day came. Grabe yung tuto ko sa COMELEC website. Grabe yung down, 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 up, up, down. Grabe. As in, umabot ako ng 3 a.m. still looking when everyone already wanted to sleep. Kasi nga, tinitingnan ko kung at least man lang pasok tayo sa top 30. O diba, parang miss you lang. And then, I got the seat! Kaya after pagdaan ng lahat na yon, to date, I have filed 199 house bills, co-authored 43 house bills, a member of 21 committees, and the assistant majority leader. And every weekend, I would go home to Davao. Every month, spread across the Davao region, meron mga programa from medical missions to project turnovers to mga panitia. And I'm so thankful because this administration, especially the leadership of the House, has been so supportive, kaya nagagawa natin yung mga programa ng mga to. While continuing my passion project, the free legal advice. PBA, paano ba attorney? Plus, the law firm doing pro bono cases. Pero to be honest, kahit pag gusto kong tumulong sa mas maraming tao, at the end of the day, limited talaga ang resources, especially if you're a party list. Pero kahit ganon, kahit malit na tulong, at least nakakatulong. At least, well, nahahanapan kahit pa paano
ang paraan para makatulong. So to all those aspiring to be future politicos, most especially those who want to get elected in the next few days, on October 30, which is coincidentally my dad's birthday pa ha, I just hope you run for the right reason. At ang puso mo talagang nasa public service. And of course, to the voters, sana talaga you guys will vote wisely. Kasi those you place in position now will determine the leadership in your community in the next few years. As in, piliin nyo ang may deserve. This is Congresswoman Attorney Mix Nogales. I'm Pinka Nunay. So guys, that was my election journey. And sa lahat ng mga, marami ako narinig na parang madali lang yan for me. Kasi syempre, may mga lumalapit, diba? Especially the kids na mga first time, sasabihin nila, Attorney, Nogales ka naman eh. Madali lang yan. Meron ka namang... May pangalan ka kasi. May pangalan ka, meron kang resources. Guys, seryoso, tinaya ko yung life savings ko dito. Yeah. Wala na kasi rin akong tatay, diba? Hindi siya katulad nung before na sinusuportahan ng dad ko yung dalawa kong brothers when they ran. I didn't have a dad here. Tinaya ko life savings ko. And, diba nga, galing ako sa heartbreak, no? Yeah. Nakakaloka! So, very revelation, guys. Oo, surprise, surprise. Nagka-jowa na ako. So, kaya nga ngayon, yan, diba? Kaya nga ngayon wala dahil na-trauma ako. gusto ko lang talagang sabihin, for those aspiring, win or lose, kung nasa puso nyo talaga ang service, I lost my first time, pero gilaban ko, di ba? Because this is something that I want to do. For those aspiring, do your best. Whatever happens, you know, maybe it's just not time, but if you do get the seat, for anyone, diba, who's aspiring, please do give back to the community. However small it is. Kasi nandiyan naman po talaga tayo for public service. And I hope, you know, this inspires you. And I hope you are running for the right reasons. Yon. So that's really a good 12 minutes of my life. I watch it before I sleep. Sabi ko, wow, hindi talaga madali. No? Kasi people would think na, kasi may pangalan niya, ganito yan. So regardless if you have the name, you have the panggasos or what, who really knows? Kasi hindi mo naman kontrolado lahat ng mga taong sumusuporta sa'yo. At saka, maraming, kunyari, like, sasabi, wala na daw silang pera, ganun, tapos grabe daw yung pag, diba, financial ng kabila, mas dato, ganyan. Guys, na-experience ko rin yan. You know, it's really how much you want it, if para sa'yo, and paano mong kausapin yung tao? Yeah. And ano talagang gusto mong gawin? So, I really hope, no, that the voters will vote wisely because sila yung magiging, you know, leaders ng community nyo, magpapalago sa inyong mga lugar. And for all those aspiring, I really hope you will be, you are running for the right reasons na dun sa puso nyo. And, guys, you only have what? Today, ang last day. Tomorrow, pray kayo. Because the rest is up to God. Right? Yeah. So, ayan. Dito na tayo sa Q&A. Yes, medyo marami. Sabog din ang ating comment section dahil sa ating mga questions na natatanggap dito. At ang una po nating tanong ay eto. Napakataas ng ating tanong. Greetings. Sana po manotice. Our family seeking legal advice regarding inherited property of parents. Property minana sa mga magulang. 3 ang anak. Note, namatay ng magulang since 1996. First anak, deceased with legal wife, no children. Walang prenup, ikinasal after August 3. Second anak, Teka lang. Napakahaba nito. I just want to know the gist. Namatay, patingin sa taas. Namatay ang magulang, walang last will and testament. Hindi na isasalin sa mga anak ang titulo. Okay. As a general rule na lang kasi napakahaba at short lang yung time natin. Kung walang last will and testament, usually yung mga heirs, ibig sabihin mga anak, plus the spouse, kung may natira na spouse, yung legal wife ha, pwede kayong magkaroon ng extrajudicial settlement of the properties. Mm-hmm. Diba? Na kayo yung magsasabot-sabot kung kanino mapupunta yung mga properties. If not,
the court can decide kung gusto nyong pumuntang judicial naman. Mas maganda na mag-usap-usap na lang kayo, especially kung walang last will yan. So, hahanapin nyo lahat ng mga properties na nakatitulo dyan, pag-uusapan nyo, either, yun na lang, extrajudicial na lang po. After po ng extrajudicial, kailangan po naka-agreement yon, yung pagbabahin-bahin kung kanino mapupunta. If wala kayong agreement, talagang magkukorte kayo, yung korte yung magsasettle and magde-decide kung ano man, and then magkakaroon ng order. And then, hindi pa tapos yon. Para mapunta sa inyo, once nabayaran yung mga taxes, yung estate tax at mga ganong bagay, ililipat po sa pangalan nyo yung titulo because you cannot sell nga or own or whatsoever kung hindi nga nakapangalan sa inyo po ang titulo. Nasa name po ito ng mga magulang. Ayun nga, kaya nga kung nasa name ng magulang tapos namatay na, yung mga legitimate heirs, mga anak plus ang naiwan na wife kung buhi pa. So, that's my, ano, kuha talaga kayo ng lawyer dito for the extrajudicial settlement, which is the best way para hindi magulo, or judicial settlement po. Yun. So, that's the answer for that long question. Yes. I thank you. Alright. Next question. Ayan. Attorney, I want to know more. Pataas po tayo direct. I want to know more about our laws regarding ani my mamitikay na diretso lang pictures na nag-upload without consent. Dili about sa kabit or legal. I want to know if unsay balaod para po sa mga tao nga dili ganahan makalat ang kanang mga pictures. First, people cannot post anything. No, any picture of you without your consent. So if it's in social media, you report it. And if not, photos or video na walang consent, ha? Pero what kasi if, data privacy yan, mukha mo yan eh. Yeah, pero what if kung parang, so report nyo muna. Kasi sometimes diba, parang, medyo uso na siya ngayon, parang musikat ni siya, kay gwapo ni siya, kay gwapa ni siya. Okay. Ito yung pinag-usapan natin last episode na, or one of my TikTok posts na pag ganyan, nawawala yung reasonable expectation mo to privacy if you're a public figure, especially or artista. Kasi syempre, kakalat yung photos mo and people will do that. But if you're a private person, you have your right. And if someone will post that, violation po yun. So you can report it dun sa mismong social media page, or pwedeng anti-voyeurism act, mga ganun, na walang consent. Attorney, normal ba ang consultation fee na 2,000 every 2 minutes? Grabe naman yung 2,000 every 2 minutes. Alam mo, unconscionable yan at 20 minutes. 2,000 every 20 minutes. Actually, guys, it really depends sa lawyer. Iba-iba po yan. Like, dito sa IBP Davao, nag-set sila ng minimum kung how much yung mga sa fees. But pagdating sa consultation, it really depends dun sa lawyer. Because kailangan nyo rin, di ba? Kung marami kasi siyang kliyente, kailangan, di ba, you're taking the time. So, i-measure niya yan, yung how much yung money na mawawala sa kanya. So, it really depends. So, it's legal because it's their professional fees. Pwede ba ma-disqualify attorney if nag-premature campaigning through social media? The premature campaigning is only if during the campaign, before campaign period, meaning before the 19th, yes, pwede kayo ma-disqualify, but I'm not going to be the one to say disqualified yan agad because kailangan pumunta kayo sa COMELEC at sila ang magde-decide po nun. May proceedings pa? Yes. For example, attorney, kasi meron akong friend na tumakbo ng SK, tapos may premature... Itago natin friend or ex? Basta, tapos may premature something daw. What if manalo yung side na yon, tapos ire-report nitong kalaban na yun, nag-premature sila, i-disqualify ba? I-honor ba ng COMELEC yung kasi late na sila yeah. report? So, ang mangyayari dyan, diba? So, kung hindi sila na ganun, pwede nilang i-contest once nakaupo, diba? Mga ganyan. May mga disqualification cases kasi na yun, kaya gusto nilang mag-oath agad para yun na. Tapos, ibang klase na yung mga yun, pang-disqualify for those. There's legal procedures for that, guys. So, kung hindi nyo nagawa yun, i-contest nyo pag nanalo na lang yun. But really, do you really want to put your energy dun sa lahat ngayon? After na lang kung ano, diba? 2 times in a row na di ako nakaboto sa barangay election, pero nakavote ako nung presidential. Okay, iba kasi ang barangay dun sa national, I think ha, I'm not too sure. Baka okay pa rin yun because naka-vote naman kayo. Pero kasi iba kasi ang barangay election sa national election. So, tingnan nyo yung precinct nyo dun sa pinakita namin QR.
I'm not sure kung lalabas dun kung deactivated ka or lalabas. Oh, so lalabas naman po. So tingnan niyo po dun sa page ko, dun sa Comelec na scanner na QR para malaman niyo yung precinct niyo at saka lalabas naman po dun. Yan po. Lalabas naman po dun kung activated or deactivated na po kayo. So if you're from Davao, guys, the PBA office nasa Quirino, dito sa 1st District, diba? Malapit lang sa Quirino, dapit sa Gaisano. Yeah, Gaisano. G-Mart, yeah. Tsaka Penong. Yes, Penong. Yes, nandun. We have medical assistance, financial assistance, burial assistance. Sometimes po ako yung nagbibigay po nun. Guys, keep sending all of your questions sa lahat po ating mga social media platforms. You can send it to me kay Attorney Mix Negrales sa page, sa TikTok, sa comment section. Kapag may mga medyo red flag na questions, send a DM to the social media. And here are our social media pages. Kapag meron po kayo mga na-miss out na mga episodes, you can watch those things dito po sa Facebook, sa TikTok, and of course, we have our Spotify. So anytime, anywhere, kung nasa-stuck kayo dyan sa traffic at gusto nyong manood and pakinggan itong mga episodes natin, this is episode 8, yes. I believe. October 28 on our episode 8. You can listen to Spotify. Natawa ako sa very politician ang sagot. Hindi ko alam kung binabash mo ako, but really, kung hindi ka naniniwala sa akin, okay lang because marami naman talaga tayo natutulungan. Yeah. And of course, guys, every Saturday you can watch our Facebook Live and TikTok 2 to 3 p.m. Every other Saturday sa PTV Mindanao, YouTube 3 to 4 p.m. TV 5, 101.9 News FM 3 to 3:30 p.m. And maybe soon may dadagdag na dyan. Oh my God! So, we are reaching so very people, so a lot very of people. People. So very a lot of people. So guys, kailangan ko na talaga ng injectables. Yeah, and also sa lahat ng mga nagko-comment dyan na gusto nyo mag-law because of what you're seeing, guys, go lang because we really nagsamok-samok na naman tong hindi ko bobotohin. So, guys, alam mo, hindi ko kayo bobotohin. Teka lang, tumigil na kayo dito. Charot. Hindi, freedom nila yan. But really, so lahat ng mga, you know, aspiring law students and law students, guys, watch my law journey because grabe din yung pinagdaanan ko. It's all about hard work, prayers, lots of prayers, and talagang dapat, you know, habulin nyo talaga yung dreams nyo. And I know may mga financial constraints, and there are times naman may mga scholarships, and also, pwede nyo naman hinay-hinayin, meaning, hindi kayo full-time student, para konti-konti. You don't need to finish it in 4 years. As long as you finish it, you go through your dreams. And I'm, you know, sa lahat ng mga nagsasabi that, you know, I inspire them. You know, guys, thank you so much because this keeps me going. This keeps us going. This program keeps going because of you. And we keep growing because of your support. So, thank you very much. Even to my bashers, kahit na naiinis kayo sa akin, no, nahihilo kayo sa akin, pinapanood nyo pa rin ako. So, thank you kasi dumadami pa rin ng views. Diba? Dapat positive lang tayo, yes, lagi sa buhay. Tama. So, thank you very much. And I hope, again, I want to emphasize, please vote wisely and vote for those na, you know, alam nyong the best. Makakabalik ang serbisyo, kumbaga, ang tinundanay na serbisyo, yung magpapakita at maghahatag ng serbisyong makikita nyo, makabalik sa inyo. Yes, because that's long term. So ito, attorney, I'm currently a law student and you're one of my inspirations. More power to you and ingat po kayo palagi. I'm a fan from Cavite. Wow. Guys, keep going. Keep going, 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 going. We keep posting about, you know, how to make the law in a more simpler term, mm-hmm, and para mas maintindihan nyo, kahapon nagturo ako sa JMC, tapos parang sinasabi ko, guys, you read the CODAL or kung magbasa kayo ng mga cases, para maintindihan nyo, gumawa kayo ng scenario sa utak nyo na how does this apply in real life? Because if you apply it in real life, dun yung maaalala, diba? Daghan pa ulit ng workload, paano ang love life? You know, love life will come. Yeah, it will find you. My love is with the people. Because mas forever ang mga tao kaysa mga nag-ghost at iniiwan ako. At sinasabing, incompetent ako! Ngayon, pwede kong sabihin sa kanya, ako nga pala ang sinayang mo. Charot! Hindi, okay na. You know what? Move on na tayo sa mga ganyan. Yeah, love, love, love lang, yeah, lang tapos. Kahit nasasaktan kayo, guys, alam mo, it happens for a reason. And you grow as a person as long as hindi ka magiging bad, hindi mo matitake yun, hindi ka magpapaka-depress.
you use that. It will make it stronger. Yeah, you use your pain to make it you stronger and to, you know, help back, give back, kaysa manira ka ng tao, yeah, diba? Go back to your core, continue your journey and move forward. Yeah, if someone does not believe in you, it doesn't matter. Let them. Ang pinaka-importante, you believe in yourself. O, yeah, diba? Bumabalik na naman tayo sa mga words of wisdom. So, dahil kailangan na namin bumalik sa aming hospital. Maraming salamat po ulit sa JVS Productions sa pinaka-abtik na setup. And of course, thank you so much, Lady Boss, sa pagpaanyag sa yes, amin. Yes, dahil wala kaming makeup ngayon, medyo okay pa rin mga itsura namin, di ba? Lady diba? Boss lang diba? Malakas. Diba? Thank you so dahil much. Dahil po to sa Lady Boss, thank you. And guys, don't forget to follow our social media pages and Spotify. And we hope that you will be, you know, enjoying your long weekend and spend time with your family and friends. And of course, thank you so much for all the love and support. We'll be seeing you again until every Saturday. This has been Jerome Ray Sanoy. And Congresswoman Attorney Mix Nogales is here to make the laws simple for you. And always remember, Ambing Kanunay! Bye, guys! Got questions? Ask me. PBA, Banaba Attorney, with Congresswoman Attorney Mix Nogales and Jerome Sanoy. I'm Pinkanunay.